Kawal ni Tatang Horror Story. Gabi ng Merkules, nagkagulo sa lugar nila Samuel. Hindi siya makalabas ng bahay upang puntahan ang kanyang tatang. Kinabukasan, magang-maga, nagtungo si Samuel sa bahay ng kanyang tatang upang i-check kung wala bang nangyari sa kanya. Inabutan niya ang kanyang tatang, natawa ng tawa na parabang nababaliw. Tatang? Tang? Ah, Samuel, ang gwapo kong anak. Bakit? Napadpad ka rin eh. Tang, may nangyaring gulo kagabi. Oh, eh ano namang kinalaman ko rin, Samuel? Tatang, kahit hindi nyo sabihin, alam kong isa kayo sa nakigulo ron. Tatang naman, katandaan nyo na eh, magbago na kayo. Samuel, anak ko, ikaw na rin ang nagsabi na matanda na ang tatag mo. At may sapat ka bang ebidensya? Kaya sinasabi mo sa akin na isa ako sa dahilan ng kaguluhan kagabi. Tatang, kahit hindi ko kayo nakita, merong nakapagsabi. Hanggang kailan ba kayo magiging ganyan? Pinagmamalaki nyo kasi palagi. Yung sinasabi nyong kawal nyo, kawal nyo. Maliliit pa kami noon. Sinasabi nyong meron kayong tagapagbantay. Eh, totoo naman eh. Di mo ba alam, Samuel? Kung di dahil sa tagapagbantay ko noong araw, eh baka nakain ka na ng aswang. Tatang, tama na. Maglubay na kayo. Magretiro na kayo pagdating sa mga gulo. Samuel, anak kong gwapo, halika nga rito. Tang, huwag niyo akong akapin. Bakit? Nung maliit ka, di ba? Gustong gusto mo nang inaakap kita. Hinahawakan ko pa nga yung maselan na bahagi ng katawan mo eh. Noon yun. Di na ngayon. Bakit? Nang didiri ka na ba sa akin? Porke matanda na, tatang? Ha? Tumihimik na nga kayo. May panggastos pa ba kayo rito? Marami. Hindi ko kailangan ng pera mo, Samuel. Umalis ka rito sa harapan ko. Tang, ayoko nang malalaman na nakikipag-away kayo dyan eh. Mga ano yung mga tao na yun eh. Alis! Ayoko nang makita mo na pagmumukha mo. Nagalit ang tatang ni Samuel. Kahit kasi ayaw nitong aminin, alam ni Samuel na ang kanyang tatang ang isa sa dahilan ng kaguluhan kagabi. Pagpunta ni Samuel sa kanyang mga kaibigan, merong naibulong yung kumpare niyang chismoso. Oh pare, kitang-kita ko si tatang Samuel kagabi. Samuel? Ay, Simeon pala yung tatay mo. Kala ko ako eh. O tapos? Eh kasi, yung tatang mo, nadaanan yung mga nag-iinom. Sinasaway niya ngayon. Eh yung mga lasing, siyempre lasing na eh. Ayaw nang magpaawat. Kaya ginawa ng tatang mo, nako, nambato, pare, nambato. Eh buti hindi nila sinaktan si tatang. Eh hindi naman. Eh siyempre matanda na yun eh. Kahit mga lasing yung mga yun, nakakakilala pa rin at rumirespeto pa rin yung mga tao na yun. Siya nga pala, Samuel, bakit di mo pagsabihin niyang si tatang Simeon? Eh kay tanda-tanda ni kahilig-hilig pa rin sa gulo. Pag yan siguro nasapak minsan eh, ewan ko lang. Uy pare, ayusin mo pananalita mo ha. Huwag mong ginaganon tatay ko. Pare naman, sinasabi ko lito to. Yan kasing tatay mo na yan, hindi pa kasi nakakatikim. Aray? Grabe ka naman pare, makasampal. Diyan ka na nga. Magtampo ka kung gusto mo. Sabihin mo mga gusto mo pero huwag mong gaganyanin ang tatay ko. Pag-uwi ni Samuel sa kanilang bahay, inaway pa siya ng asawa niyang Taratitat. O ano? Galing ka na naman sa tatay mong basagulero? Ano ka ba naman? Tatay mo rin yun. Biyanan mo. Diba? Yung tatay mong basagulero hindi na talaga nagbago. Eh bakit ba kasi pinoproblema mo yun?
Huwag mang problemahin ang problema ko. Tatay ko yun akong bahala ron. Tsaka ano bang kinagagalit mo? Ay aga-agi, talak ka ng talak. Wala na kasing mailuto eh. Yun! Yun dapat ang sinabi mo. May pera naman ako dito para makabili. Hindi yung gagamitin mo pa yung tatay ko para lang magtatalak ka dyan. Kakahiya sa mga kapitbahay magang-maga. Oh, pera, bumalik ka. Yun lang pala problema eh. Kahit gaganong-ganon si Samuel, protektado sa kanya ang kanyang ama. Ayaw na ayaw niyang nariringgan ang kung sino na mamaliitin ang kanyang ama. Isang gabi, yung tatay niyang si Simeon ay nag-iinom sa tindahan. Magandang gabi ho! Baka naman meron tayong matatagay dyan. Agad na naglabas ng alak ang tinderang dalagita dahil na rin sa takot kay Tatang Simeon. Ito na po. Yun! Iha, ilang taon ka na ba? 18 po. Magandang bata. Makinis. Payo ko sa iyo, Iha. Huwag kang magpapaloko sa mga lalaki. At kapag nagpaloko ka dyan, Iha, sira ang magandang kinabukasan mo. Eh, pagtuunan mo ng pansin yung mga magulang mo kapag nagtatrabaho ka na. Sa nakikita ko sa iyo, Iha, hindi ka mahihirapan sa paghahanap ng trabaho. Eh, yun nga pong sinasabi po nila. Tang? Oh, minom na naman kayo? Teka nga, Samuel. Ano ba? Nakabukod na ako't lahat sa inyo ah. Hindi ako nagpapaalaga. Tapos, pakikialaman mo pa rin ako, Samuel? Tatang, hindi naman sa ganun. Doon na nga tayo nakakahiya rito. Hindi. Dito tayong dalawa. Sige, ibulas-las mo rito yung gusto mong sabihin. Huwag na, tara na. Alis na kami ah. Sige po. Pag-uwi ng mag-ama sa bahay, dito ay pinagalitan ng pinagalitan ni Samuel ang kanyang ama. Tay, hindi ba talaga kayo makikinig? Ang akin lang naman, magbago na kayo. Doon pa kayo uminom eh. Ika'y hilig-hilig nyo sa basag ulo. Kahit na. Kahit nakikipagbasag ulo ko, Samuel, wala nga umubra sa akin dito. Oh, yun na naman kayo sa kayabangan nyo. Kesyo meron kayong awal na nagbabantay sa inyo, ganun ba? Totoo yun. Kailangan ko pa bang ulitin? Labo nyo naman, Tang. Sige na, uwi na ako. Baka talakan na naman ako ng asawa ko pag nalaman niyang galing ako rito. Aalis na sana si Samuel nang pigilan siya ng kanyang ama. Samuel? Sandali. Bakit tayo? Bakit? Anak, alam kong nahihiwagaan ka sa sinasabi ko sa iyong kawal ko. Darating ang araw, kahit wala na ako, Samuel, magpapakita sa iyo ang aking kawal para ikaw naman ang kanyang protektahan. Sige na anak, umuwi ka na. Ewan ko sa inyo tayo. Paglabas ni Samuel sa bahay, meron siyang nabangga. Alam niya sa kanyang sarili na hindi ito puno dahil medyo may kalambutan ang katawan. Pasensya na ho. Hindi ko ho sinasadya, ba't ho kasi nandiyan kayo sa dilim? Tamang sinabi ng tatay mo. Ho? Teka, sino ho ba kayo? Tamang sinabi niya. Balang araw magpapakita ko sa iyo kahit wala na siya. At ikaw naman ang aking paprotektahan. Nako, kapre yata to. Nagtatakbo si Samuel dahil napakalaki ng tinig ng kausap niya. Ganon pa man hindi niya malaman kung ano bang itsura noon. Basta malaking tao na merong malaking katawan. Tapos may nakasupalpal pang tabako sa bunganga. Pag-uwi niya, gulat na gulat ang asawa niyang taratitat dahil para bang bata si Samuel na nagtago sa kwarto at nagkulubong pa ng kumot. May kapre! May kapre! Hoy Samuel! Ano bang nangyayari sa'yo? May kapre nga! Saan?
Doon kay tatang. Sarado may pinto, baka pumasok. Ay naku, ano bang nangyayari sa'yo? Baka lagnatin ka. Nilagnat nga si Samuel ng gabing yon. Hinabukasan, pinapunta roon ng asawa ni Samuel ang kanyang tatang. Ah, Samuel, anak, ilaki-laki mo na tinatablan ka pa ng lagnat. Ang tatang Simeon kasi may nakita raw hong kapre. Kapre? Oh, baka naman yung kawal ko yun. Samuel, bumangon ka dyan at kakausapin ko ang aking kawal para ikay pagalingin, anak. Tang, huwag na ho. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Samuel. Ayaw mo kasing maniwala. Ayun, nagpakita tuloy sa iyo. Tang, huwag na ho, tatang. Umuwi na ho kayo. Anak ko, mahal kita, anak. Kaya't pagagalingin ka ng aking kawala. Makalipas ang 5 minuto nang umuwi ang matanda, bigla na lamang bumangon si Samuel dahil nakaramdam siya ng init at pawis na siya. Pagbangon niya, hindi na siya nahihilo na siya namang ikinagulat ng kanyang asawa at anak. Nay, si tatayo bumabangon. Uy Samuel, mahiga ka muna dyan. Magaling na ako. Hmm? Magaling ka na, tay? Oo, magaling na ako. Anak, kuha mo nga ng tubig ang tatay. At ikaw naman babaeng taratit at ipagluto mo ako ng mainit na sabaw. Kahit sopas lang. O kaya naman goto. O kaya naman kahit na noodles lang. Sige na, parang awa mo na. Aba, ang galing makapag-utos ah. Nang makakain na si Samuel, nagtungo siya sa bahay ng kanyang tatang upang alamin ang hiwagang sinasabi ng matanda at kung bakit siya gumaling. Tay. Ah, bakit? Galit pa ba kayo? Hindi. At bakit naman ako magagalit? Bigla akong gumaling eh. May ginawa ba kayo, tatang? Meron na. Inausap ko ang aking kawal. Sinabi niya sa akin na binangga mo raw siya kagabi. Ayaw mo pa nga kasing maniwala. Ngayon, nilagnat ka tuloy nang magpakita sa'yo. Tatang naman, yun ba yung kawal mo? Yung kapre na yun? Nakakatakot, laki-laking mama. Nagtataba ko pa. Hindi yun basta kapre, ano? At saka isa pa, kung makikita mo yun sa liwanag, baka humanga ka. Mataas ang rango noon. Koronel yun, koronel. Koronel? May rango? Oo, koronel yun. At isa pa, alam mo ba, hindi yun Pilipino. Ibang lahi yun. Tatang naman eh. Kumain na ba kayo? Hindi pa nga eh. O baka naman kasi nagugutom lang kayo. Ipagluto mo nga ako, Samuel. Habang ipinagluluto ni Samuel ang kanyang tatang, narinig niyang may kausap si tatang niya sa loob ng kwarto. Dahan-dahan siyang lumapit doon. Tapos, yung kausap ng tatang niya ay sumasagot din. Pamilyar sa kanya ang boses na yon. Binigyan ko lang ng kaunting leksyon ng anak mo. Pero hindi naman ibig sabihin noon ay mag-aaway kaming dalawa. Aking kawal, ipaghahabilin ko sa iyo ang anak kong si Samuel. Nag-iisa lang yan. Kung sakaling pumanaw ako, ikaw na ang bahala sa anak ko. Walang problema yon, aking kaibigan. Bilang pagtanaw ng utang na loob, susundin ko ang iyong mga nais kahit na wala ka na. Salamat. Salamat, aking kawal. Namangha si Samuel sa kanyang mga nakita. Dahil tunay nga ang sinasabi ng kanyang tatang. Yung kawal na yon, malaking mama at hindi iturang Pilipino. Tatang? Totoo nga? Samuel, ang aking kawal. Magandang araw ho.
Magandang araw, Samuel. Ang bango ng niluluto mo. Baka pwede akong sumabay na kumain. Wala akong problema dun. Kahit na may takot kay Samuel, nagawa niyang harapin yung sinasabing kawal. Hanggang sa lumakas ang kanyang loob para magtanong. Hindi ho pala kayo Pilipino. Paano ho kayo nabuhay sa panahon na to eh? Ilang dekada na ho ang lumipas magmula nung sinakop ng mga dayuhang mananakop ang bansang Pilipinas. Tang, tuloy bang tao to? Baka naman kamo nagmumulto, espirito, ganun ba? Oo, tatang. Ang kaharap mo ngayon, Samuel, ay isang espirito. Espirito? Paglingon ni Samuel sa tinatawag na kawal, bigla na lamang itong nawala. Tapos naramdaman niyang may malamig na umawak sa kanyang magkabilang balikat. Napabalikwas siya sa pagkakaupo dahil humawak pala sa kanya yung kawal. Espiritu na lang ho pala kayo. Tang, baka masamang espiritu ito, Tang. Diba, sabi nung pastor, pag may nagpaparamdam na... Bakit hindi mo ituloy? Tang, ako natatakot para sa inyo eh. Anak, alam ko ginagawa ko. Alam ko. Kaya huwag kang mag-alala sa tatang at isa pa. Matanda na ako, anak. Buti nga, hindi na ako nagpapaalaga sa inyo at siya ang nag-aalaga sa akin. Huh? Siya ang nag-aalaga sa inyo? Oo. Oh, kapag wala ka, anak, ang aking kawal ang nagluluto para sa akin. Hindi ka ba nagtataka? Ni minsan hindi man lang ako humingi sa inyo ng pagkain? Eh, yun nga. Eh, akala ko na may... Nagluluto lang kayo rito ng pagkain nyo kagaya niyan, dami-daming manok dyan. Diba? Hoy no, may nakaimbak pong palay at bigas. Dahil yun sa kanya, ginagawa niya yun bilang pagbalik ng utang na loob. Alam mo noong araw, kung hindi dahil sa akin malamang, matagal na siyang namatay. Ngayon, dito siya sa akin tumanda, inalagaan, inarugaan, basta... Lahat ng pwedeng pakikisama, anak, ginawa ko para sa kanya at nang pumanaw na siya. Muli siyang bumalik para kahit paano, maibalik man lang sa akin yung kabutihang loob ko. Tang, hindi na ho ako naniniwala sa mga kwento nyo. Alis na ho ako. Sa pag-alis ni Samuel, bitbit niya ang kwentong hindi niya malilimutan. Nang dahil doon, nagawa niya pang ikwento ito sa kanyang kaibigan na chismoso. Ano pare? Yung tatay mo? May kawal? Oh pare, nakita ko nakapangsuot ng pangsundalo tapos may rango koronel pa. Koronel? Pare naman eh, niloloko mo ba ako? Hindi pare, kailan naman hindi kita niloko. Totoo yun, nakita ko may rango tapos ibang lahi pa. Di totoo yun pare, mag-inuman na nga lang tayo. Dahil sa mahilig pa rin sa basag ulo ang kanyang ama at alam niyang merong pumoprotekta sa kanya, yun ding araw na yon ay meron silang nakalaban na mga dayuhan. Hindi kasi nagustuhan ng kanyang tatang ang inasal ng mga mayayabang na lalaki. Una, binugbog nila yung batang may bitbit na kahoy. Nakita yon ng matanda kaya't sinita niya ang mga ito. Hey! Ano ba? Mga anak kayo ng nanay nyo ah? Nanggugulo kayo rito. Hindi kayo taga rito, no? Hindi kami taga rito, bakit? Aangal ka tanda? Sa susunod na hakbang mo, bulagta ka na dyan ah! Humakbang pa nga ng isa yung lalaki at ikinagulat ng magkakasama nang bigla itong bumulagta. Subalit, wala naman silang nakita na sumuntok sa kanilang kasama. Nang dahil doon, pinagtulong-tulungan nila ang matanda pero niminsan hindi man lang sila tumama. Yun pala, ang lahing yun ay merong itinatagong kakaiba. Kasi kinagabihan,
Bandang alas 9, hindi makatulog ang matandang Simeon. Ganon din si Samuel. Tang, buksan niyo to. Ano bang nangyari? Eh, napaaway na naman ang tatang mo. Eh, bakit ba kasi ganon? Eh, may nagkwento sa akin eh. May tinatago yung lahi na yun. Mahilig daw talaga mang bugbog yun pag nangungursunada. Ngayon ang problema, kapag naglaban, yung kinukursunada nila, binabalikan nila kinagabihan. Kaya nga di ako makatulog eh, baka mamaya aswangin kayo ng mga yun. Aswang? Alam mo anak, kwento sa akin ng aking kawal. Nung panahong sinasakop nila ang buong Pilipinas, hindi lang basta mga Pilipino ang nakakalaban nila. At meron ding mga aswang. Ayan na naman tayo sa kwento niyong kawal-kawal na yun eh. Totoo yun. Kaya anak, kung usapang aswang lang, eh hindi nila kayang takotin ang tatang mo. Dito na lang ako matutulog. Bakit? Umuwi ka na. Kaya ko sarili ko, nandyan ang aking kawal. Hindi nga pwede. Kulit niyo naman eh. Dito na lang ako matutulog. Habang nag-uusap ang mag-ama, may mga tao na pala sa labas at nag-aantay lang na lumabas si Samuel. Ganun pa man, biglang nagpakita sa kanya yung kanyang kawal at nagwika ng, "Kanina pa may mga tao sa labas. Pagpasok at pagpasok pa lang ni Samuel, nakasunod na ang mga taong yun. Kung hindi ako nagkakamali, kalahi nila yung mga napatay namin noong araw. Hindi ako makapaniwala na magpahanggang ngayon buhay pa pala ang ganyang mga lahi. Samuel, huwag ka munang aalis. Gusto kong pagmasdan mo kung paano ko kitilan ng buhay ang mga aswang na yan." Lumabas noon yung kawal at pilit na pinasisilip si Samuel at ang kanyang tatang sa bintana upang pagmasdan ang mga mangyayari. Dahil sa madilim sa paligid ng mga oras na yon, wala silang ibang nakita at ang mga naririnig nila puro batuhan ng masasamang salita, tapos iyakan at parabang sinaksak yung katawan. Makalipas ang 2 minuto, yung kawal ng kanyang tatang ay nagpakita. Dugudugo ang mukha niya at buong damit. Akala nga noon ni Samuel, natalo na sa laban yung kawal. "Nako, tatang! Namatay yata yung kawal mo, tatang! Dugudugo!" "Ang aking kawal ay matagal nang patay. Kaya hindi nila ito kayang patayin pang muli. Hala sige, kunin mo ang sako at isako ang mga katawan ng aswang." "Huh? Bakit? "Dahil patay na silang lahat. Walang sino man ang pwedeng gumalaw sa iyong ama hanggat ako ang kanyang tagapagbantay." Ganun ba? Sige. Gulat na gulat si Samuel dahil nung magsiga siya nakita niyang balibaligtad ang mga taong nasa labas kanina. "Tatang, paano to? E mga tao rin ang mga to. Baka tayo makasuhan dyan." "E di kasuhan nila. Meron ba silang ebidensya? Wala." "Walang magagawa mga tao na yan anak. Lalian mo, baka may dumating pang mga tao." Itinapon nila ang katawan ng mga lalaking yun sa rumargasang sapa na hindi naman masyadong malayo sa kanila. Ganun pa man, walang naghanap sa kanila at walang nagreklamo. Makalipas pa ang 10 mga taon, ang tatang ni Samuel ay tuluyan nang nagpaalam. Ngayon, siya na ang binabantayan ng kawal ni tatang. Ang sender po natin dito walang iba kung hindi si Samuel Natubong, Camarines Norte. Maraming salamat po sa nag-aabang.